Ayan, so what's up? Good morning. So isang panibagong video, isang bagong kaganapan sa buhay natin. And today, sama-sama tayo ang tawag dito. Sama-sama tayong tukuyin kung paano ba mag-start ng vlog, no? So the first thing sa gagawin natin is yung kung meron na tayong syempre budget is yung budget para dito sa camera natin. Yung gamit natin, yung cellphone lang natin. Yes, so shout out sa Vivo. So yun, consider natin yung magandang quality kasi nga as a creator, video creator, we want the our video is more and a good quality. So yun nga. 'Di ba kung ikaw yung nanonood sa YouTube or sa anong video diyan, mas maganda yung maganda din yung quality, no? Siyempre, dapat maganda din yung content natin, no? So, ito, nagba-vlog-vlog tayo. So, marami kasing klaseng vlog. Kapareho nito, nasa bahay lang, tapos kung ano lang yung daily na ginagawa natin. Moto-vlog, fishing vlog. So, yun nga, kung marami ka na talagang budget, so, I suggest na bumili ka ng magandang camera na pang-vlog, no? Kasi hindi lang yung basta-basta kukunan mo ng video or gawan mo ng storya or content. So may iba't ibang topic ang lahat na klaseng nagba-vlog. Ako kasi kung ano lang yung trip ko, yun lang binibideo ko. Kung minsan nagmo-motor, minsan namimingwit, no. So madami pa naman akong videong pwedeng gawin. Yun nga, may kasi meron tayong trabaho, no? Hindi tayo basta-basta gumagawa lang ng video para sa YouTube. Na din naman sa huli kung meron or magka-income tayo dito sa YouTube, no. Napakalaking tulong 'to, kumbaga. Kagaya natin na nag-start pa lang mag-vlog, no. So sama-sama tayo, ikaw. Sama-sama tayong tukuyin yung mga things na dapat natin consider kapag nagbo-vlog. Yun yan, sabi ko kanina, budget is matter kasi good camera cost you a lot. Trip yung kamay natin, no? So, mas maganda makakapture natin yung mga sa mga ambience or mga view sa likod. Sample lang to, dito kasi ako sa bahay. Pero yun yung mga sample na magkapag nag-vlog ka kasi mas maganda din yung hindi naman masyadong wide kagaya na magamit ng mga action cam. Siguro kung sport type ka na vlogger, I suggest number one as of now, GoPro pa din. Pero kung wala ka naman pambili ng GoPro kagaya ko, hindi pa rin ako nakabili. Mahal kasi ng GoPro. I stick with the Supremo Conquest na sobrang tagal na sa akin, siguro mga 2 to 3 years na yun pa rin ginagamit natin sa mga motovlog natin. Yun nga lang, ngayon ko lang siya na-discover na may kakaganda pa siya pala. Kaso lang, basta sa susunod, i-review natin ulit yung tungkol dun sa Supremo Conquest. And yun nga, marami kang bibilhin na gamit sa pagba-vlog. Yung una siguro ay siyempre yung camera nga, sabi ko nga kanina. Tapos yung siyempre mga memory card, tripod, yung handheld na tripod, yung tripod na may stand, siyempre consider din yon. Marami kasing vlog, alam ko naman na alam nyo din kung anong klase ang pwede nyong gawin na vlog. So sa akin ko ano lang yung trip ko, yun lang din ang gagawin ko at i-share ko dito sa channel ko, no. So yan, kapag kasi nagba-vlog ka kagaya nito, ay imaginein mo na lang may kausap ka dyan sa behind ng camera natin, no. Yung tipong nasa plaza ka tapos ikaw yung nagko-concert, parang ganun yung imagine natin doon sa camera kapag nabablog, no. Ayun nga, kapag kasi nag-start ka nagbablog, hindi siya ganun ka hirap, din naman siya ka ganun ka
tawag dito, simple kapag nagba-vlog, no? So, marami kang gagawin. Nandyan na yung editing. So, kapag nag-edit ka, meron din naman mga software or application para sa cellphone, meron din sa computer. So, yun mga software apps, meron din. So, yun lang ang ating topic for this video. Napaka-importante ng mga camera, memory card, mga tripod. Tapos, kung paano mo kausapin yung camera mo, kung paano mo i-deliver yung content mo sa isang video. So, hindi ko naman sinasabing lahat i-capture mo. Kumbaga, yun mga importante lang. Yun lang yung i-cut natin. Yun lang i-save natin. Tapos, i-cut na lang natin yung walang silbing mga na-capture mo dun sa pag-video mo. Yung mga importanteng details lang, no? So, baka sa susunod, gagawa din ako ng video kung anong ginagawa ko. Kung anong ginagamit ko pala na application or software sa pag-i-edit. Hindi siya mahirap. Hindi naman siya masyadong... Basta, napakasimple lang gawin pag nagbablog doon. So, ayun. So, salamat sa pagpapanood. At sana may na itulong ako sa inyo or nakapagbigay ng idea, no?